Thank you, Mr. Chairman, Senator, Honorable Senator Bongo, to my former colleagues in the Senate. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong inyong ibinigay sa amin upang linawin at ituwid ang mga haka-haka na nagdudulot ng maraming maling akala sa paksang ito. It is good that clarifications will be done in this institution because the legal authorization that is at the root of this matter emanates from here. As a compliant agency, we in the DOF hope that at the end of this meeting, you can offer guidance on how to move forward. But first, allow me to correct some of the inaccurate information orbiting our social media universe. Una, sinasabi nila na illegal ang hakbangin ng DOF sa pagkolekta ng mga natutulog na pera ng GOCCs, particular na ang PhilHealth. Hindi po ito illegal. Ito po ay naayon sa batas na Republic Act No. 11975 o ang General Appropriations Act of 2024. Tumatalima lang kami sa batas na pinagtibay ninyo. At hindi automatic na namin ini-implement ito dahil binisisi muna namin kung may merito ba ang kautusan. Dumaan muna ito sa masusing pagrepaso ng DOF para malaman kung makakatulong nga ba ito sa paglago ng ekonomiya, kung ito ba ay legal. Nakipag-ugnaya rin kami sa GCG at sa abogado ng mga GOCCs, ang OGCC, at mayroon kaming nakalap na mga pabor na legal opinion galing sa OGCC at COA. Kami ay naabisuhan na hindi kasama ang subject PhilHealth remittance sa mga pondong ipinagbabawal na gamitin ng gobyerno ayon sa Universal Healthcare Act. Ito ang payong legal na aming sinusunod at hindi lamang ito legal. Ito ay makakatulong sa paglago ng ekonomiya at pagbibigay ng trabaho. Pangalawa, ilalagay daw ang mga pondong nakalap sa Maharlika Investment Fund. Hindi po walang kinalaman ang MIF sa paggagamit ng pondo ng mga GOCC. Pangatlo, sabi rin nila na kailangan ibalik ang 90 billion pisong nakuha sa PhilHealth at now na. 20 billion pesos pa lang ang remitted ng PhilHealth sa Treasury. Nirerespeto namin ang cash management operations ng PhilHealth. Kaya't meron po tayong remittance schedule, hindi ito one time, big time. Pang-apat, may akusasyon na dahil dito, simot ang pera ng PhilHealth, magiging bangkarote daw ito. Hindi po, may natitirang 500 billion benefit chest fund ang PhilHealth. Ayon mismo sa kanila, labis-labis at kasyang-kasya ito sa mga bayarin para sa multi-year claims. Patuloy rin na tatanggap ng subsidiya ang PhilHealth mula sa pamahalaan. Panglima, kumakalat din na babawasan ito ang mga benepisyo makukuha mo sa PhilHealth kung ikay magkakasakit. Hindi po, PhilHealth na mismo ang nagsabi na ni isang kusing walang kaltas sa mga benepisyong matatanggap batay sa kasalukuyang patakaran. Bagkus, nabanggit pa nga ng Pangulo sa kanyang SONA, natataasan ang mga benepisyo ng PhilHealth para sa mga outpatient, mga may malulubhang karamdaman gaya ng kanser at mga batang may kapansanan. Pang-anim, sabi nila, mga kontribusyon ng members ng PhilHealth ang kinuha. Hindi po gagalawin ang kontribusyon ng mga miyembro ng PhilHealth sapagkat ang pondo ay mula sa sobra at hindi nagagamit ng mga subsidiya ng pamahalaan. Pampito, sabi rin nila, walang health-related project ang mapupuntahan ng mga PhilHealth funds. Muli, hindi po totoo yan. Yung unang 20 billion ay ipinagtustos sa pagbayad ng utang na COVID allowances sa mga frontliner. Magkano po ito? 27.5 billion. Ilan po ang claims? 5 million. Siya nga pala, 121.4 billion na ang nabayaran ng national government para sa ating mga frontliners. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng kanilang serbisyo noong pandemic. At ayon sa DBM, wala na pong utang ang gobyerno
sa ating mga frontliner. Pangwalo, kinakalat rin na walang menu, nakatago at discretionary ang mapupuntahan ng mga GOCC remittances. Kung ano po ang listahan sa unprogram appropriations na akda ng Kongreso, doon lang po maaring dalhin ang pondo, walang labis, walang kulang. Mahirap pong malusutan ang DBM dito. Hindi pwedeng lumabag sa GAA, ang Biblia ng ating gastusin. Ito po ang listahan ng mga proyekto at programang popondoan sa unprogram appropriation. Napakarami po niyan. Ilan dito ay ang halimbawa, Davao City Bypass Construction Project, Samal Island Davao City Connector Project, Panay-Guimaras-Negros Island Bridges, Bataan-Cavite Interlink Bridge Project, Metro Manila Subway Project, Salary Standardization 6 na may halagang 40 billion para sa empleyado ng pamahalaan. Makikita ninyo sa screen ang kompletong listahan ng mga proyekto at programa. Karamihan po dito ay official development assistance of foreign assisted projects under which we are committed to honor our financing obligations or failing to do so, pay commitment fees and interest on the loans. While these projects have been shelved aside to the unprogram appropriations column, these are vital projects that have to be funded. These are not just the President's projects, but the people's projects as well. Our cost-benefit analysis shows that the projects to be funded by the unprogrammed appropriations na utos ng Kongreso will hike real GDP growth by 0.7%, increase an additional 23 to 24.4 billion in revenues, and create hundreds of thousands of jobs. This will help us hit faster our target of 6 to 7% growth rate for the year. And they are more so needed now after Typhoon Karina ravaged Metro Manila, our economic powerhouse that comprises 31% of our GDP. The flip side is that if we deny them of funding, the implementation is delayed and we rack up opportunity costs that will be borne by the public, deprived of the conveniences such projects bring. For instance, if we were to fund these projects with additional borrowings, it would increase our deficit ratio from 5.6% to 6.4% in 2024. Our debt ratio will also rise from 60.6% to 61.4% this year. Magbabayad tayo ng karagdagang 12.7 billion na interest payments kada taon. In effect, we will not hit our medium-term fiscal program and this may put pressure on our investment grade rating. A credit rating downgrade will increase our borrowing rates by around one full percentage point. This translates to additional interest payments of at least 15 billion pesos annually. A downgrade will also generate significant uncertainties that may destabilize our macroeconomic environment and jeopardize the Philippines' recovery efforts from the pandemic. Tandaan po natin, nagsisimula pa lamang tayong bumangon mula sa pandemya, kung saan naranasan natin ang pinakamalubhang pagbagsak ng ekonomiya simula ng inilabas ang GDP data ng 1947 matapos ang World War II. Before I discuss this issue further, I think it would be wise to explain the context within which these policy moves are being undertaken, the big picture, so to speak. For this year, based on the GAA, we have appropriations of 5.768 trillion, of which only 4.273 trillion are supportable by revenues. Thus, record on a daily basis, our expenditures amount to 15.8 billion a day, of which 11.71 billion will be financed by revenue collections, and the rest, 4.1 billion by loans. Every 24 hours, cada 24 horas. The national budget is a catalog of expenditures. Every item therein
has a price tag, paid in taxes or by debt. Our role in the DOF is to pick the tab of what the budget has ordered. Kung kulang, we pay in credit. And we are worried not to max out the National Philippine Credit Card. So against this Herculean task of funding our gargantuan budget, excuse me for employing some appropriate hyperbole here. We have to scout for resources without inflicting new taxes on the present or bequeathing debts to be paid by the future generations. That is why in 2024, the DOF hiked dividend rates to 75% from 50% of GOCC's annual net earnings, which is now our major source of non-tax revenue. This is pursuant to Republic Act 7656 or the GOCC Dividend Law. Minabuti rin naming i-recalibrate ang priority revenue measures ng DOF upang hindi ito makadagdag sa pasanin ng mga mamamayan. In your docket of pending bills are more taxpayer-friendly and the refined versions. Even in the absence of such, our main revenue agencies have stepped up with higher collection performances. For the first half of the year, the BIR collections grew double-digit, or 11.7%, to 1.36 trillion. The BOC also posted a 5.1% growth in collections, reaching 455.5 billion. Meanwhile, non-tax revenues recorded a 63.3% increase, totaling 314.2 billion. We are on track to meet our fiscal program in 2024 as we are already halfway through our targets. To fund the program appropriations, Congress determined that there is another way aside from new taxes as well as debts. At ito ay sa pamamagitan ng pagkolekta sa mga natutulog at hindi nagagamit na pera ng GOCCs na binabayaran pa natin ng interes. Ito po ay mismong nakalagay sa 2024 GAA na aming sinusunod lamang. Halimbawa, yung 90 billion o 89.9 billion sa PhilHealth, binabayaran yan ng taxpayer ng 5 billion na interes habang natutulog. So perhaps, moving forward, as we discuss NEP 2025, we ask Congress to help us in the executive branch to carefully choose projects in the budget that create the most economic growth and more jobs. But please curate the expenditure program without inflating the unprogram appropriation side, because this distorts the country's fiscal plan. Let us operate within the parameters of the medium-term fiscal program that reduces our deficit and debt gradually, creates jobs, and decreases poverty in the process. It is in obedience to this fiscal framework that I have been steadfast in my position that there is no way that the 731.4 billion unprogram fund can be fully funded. There is a fiscal red line we will not cross. I have been an advocate of the pay-go or pay-as-you-go system in budgeting, in which laws that beget expenditures must have a clear source of funding identified by the proponents themselves. At this juncture, let me assure the public, there is no advocate more committed to higher health spending than the DOF. Personally, I have championed higher sickness benefits and faster processing of claims by the state health insurer. My being in the executive has not altered my position, which I've espoused in my 30 years in Congress. And I believe that the present management is in the best position to implement needed reforms, and they have adequate financial resources to leverage this into reality. Before I bowed out of the Senate and the House, two of my advocacies, the Doctor Para sa Bayan Act and the Regional Medical Center Act, became laws. And the Recto Amendment in the Train Law and Sin Tax Law, which removes sales taxes on medicines for diabetes,
high cholesterol, hypertension, cancer, mental illness, tuberculosis, and kidney disease kicked into effect. It is also on record that I am the principal author of the Universal Healthcare Act. At the end of the day, my dear honorable members of the Senate, dahil kayo ang may akda ng GAA na pinatutupad lang namin. Magsabi lang po kayo ng inyong mga panukala kung paano popondohan ang mga proyekto na nasa pambansang budget at handa kaming makinig at sumunod sa inyong utos. Magandang umaga po at maraming salamat. Handa po tayong sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan.